Ito ang Mornings with GMA Regional TV. This morning sa Biztalk, isang makabuluhang usapan at masayang kwentuhan kasama ang isa sa hinahangaan nating direktor ng GMA. Mga kapuso, please welcome television and movie director Jorron Monroy. Hello, Direk Jorron. Masantos yung kabwasan and welcome to Mornings with GMA Regional TV. Hi, Ara. Masantos yung kabwasan and good morning sa lahat ng nanonood ng Mornings with GMA Regional TV. Yan, welcome po. Direk, how are you? Okay naman. Feeling good. Feeling refreshed, Ali, kasi nakapag-taping na ulit kami. So, very hopeful na lahat na we're going back on track. Wow. So, Direk, how did you stay productive and creative while quarantine? Nagsulat ako ng mga concepts para sa GMA din naman, film and TV concepts. Tapos, I actually immersed myself into the digital world. So, tinay ko yung mag-explore ng digital executions. I am actually now the creative director for Kumu, a live streaming app. So yun ang mga pinagkaabalahan ko until nagkaroon ng pre-prod for this new program for GMA. Direk, what was your drive behind making films? Actually, yung kagustuhan lang na magbigay ng quality entertainment sa mga tao. Kasi sa TV, parang medyo na-underplay yung TV series, no, yung mga drama natin. So ang gusto ko talaga, sana mas makilala tayo sa global platform na mas maging world-class yung ating mga TV series din sa GMA. So yun ang pinaka-driving force talaga. Wow! So Direk, isa po kayo sa mga mahuhusay at very talented na directors ng Kapuso Network. Direk, thank you, Ara. Yes, welcome po. What do you love most being a director? Collaborating with creative minds. Yung talagang makatrabaho ko yung magagaling na artista, mahuhusay na cinematographers, production designers, producers, alam mo yan, ang ganda kasi nung energy on the set. Kapag ka mahuhusay yung mga katrabaho mo, napupush ka din. So, yun talaga ang isa sa mga pinaka nakakabusog ng utak. It also fills my soul. Let's talk about the fourth installment of I Can See You, na truly, madly, deadly. Pwede niyo po ba kaming kwentuhan, Direk, ng mga naging preparations bago mabuo ang series na ito? I did some research on the topic of stalking and the psyche of people na who do it. You know, in the issue of consent, actually. There's also the issue of cybercrimes and how it affects people and their lives. So, yun yung mga kinailangan kong alamin to be able to execute the story realistically. In terms of shooting naman, every detail of the shoot has been planned out before setting foot on the set. But still, there were unexpected circumstances on the set. Hindi natin may iwasan yun. How was it working with Dennis, Jeneline, and Rian? I've worked with Dennis, Jeneline, and Rian separately on other projects. So, pagkakaibang proyekto yun. Pero first time ko na magkakasama-sama sila. Alam ko, cliche na sabihin na they gave a performance like never before in this story. Pero I saw a haunting and extremely stunning performance from all of them, no, sa kanilang tatlo. And also, sobrang nabawasan yung worry ko na baka hindi namin matapos, baka hindi namin ma-execute. Of producing such a high concept show na meron kang cast na talagang mahuhusay. Nakabawas din ang anxiety na baka hindi mag-work kasi sobrang hirap talaga ng material na binigay sa amin, Ara. But they were very collaborative, very involved, and definitely gave their all. Panghuli na lamang po, what advice you could give to those who wanted to have a life in creating films? Try lang nila muna. Just give it a try. Huwag kayong matakot. Subukan nyo lang para malaman nyo if this really is your passion. Diba, malalaman mo naman yun that if you enjoy storytelling. Because if you do, give it your all, give it your best, at meron kang marating for sure. I truly believe that. Thank you po, Direk Jorron. Maraming salamat po sa pag-unlock nyo sa amin dito sa ating programa. And have a great day!
Thank you, Tara. Thank you. Mga kapuso, nakasama natin si television and movie director, Jorron Monroy. Ito ang Mornings with GMA Regional TV.